Welcome back mga kapamilya dito po sa Teleradyo On The Spot. Matagal na rin po siyempre yung panukala no, na i-decriminalize na, tanggalin na yung criminal liability para po daw sa mga nagkakasala ng libel, no, na meron po mga kaso ng libel. At nabuhay po muli yung panukala no, na ma-decriminalize yung libel dahil nga dun sa binanggit nga nitong bagong senador na si Raffy Tulfo, na broadcaster na si Raffy Tulfo, na yun na daw ang pangunahing batas na aasikasuhin niya kapag siya po ay naupo na no, sa Senado. Pero matagal na rin po siyempre yung panukala na yan. May mga ilang pong mga Senate, previous Senates na nagsabi nga na dapat pong i-decriminalize na itong offense no, ng libel. Ano po ba ang maari po bang maidulot na sabihin na nating kabutihan na ma-decriminalize ang libel, lalong-lalo na po para sa mga periodista, mga mamamahayag? At ano po ba ang mga hadlang para ma-decriminalize nga ang libel once and for all sa haba-haba ng panahon? Di ba? Na hindi po natuloy-tuloy. Siguro, partner, ipaliwanag mo lang kung ano yung decriminalize para din sa mga kapatiran ng mga yes. Nakikinig sa atin. Sige. Okay. So malaman natin mula sa ating panauhin na makakapiling po natin via Zoom, Papaya. Siya po ay Media Law and Ethics Professor ng UP College of Mass Communication at Attorney Marichu Lambino. Attorney Marichu, good morning, Tony and Danny. Good morning po sa lahat ng mga naririnig ba ako? Yeah. Yes. Good morning po sa lahat. Medyo nagahang good morning po sa lahat ng manonood na. Oo. Attorney Ichu, sige, pagtiyagaan muna natin. Medyo magahang lang yung internet. Mission Control, kung nahihirapan po tayo sa Zoom natin, baka pwedeng sabayan na lang natin sa telepono, no? Sige, balikan natin ng konti lang. At baka nagahang eh. Attorney Ichu, one more time. Can you hear us? I can hear you loud and clear. Oh, okay, medyo bumabagal lang yung internet. Attorney Marichu, matagal na po talagang proposal no in previous congresses na ma-decriminalize ang libel. Ano po ba ang definition ng criminal liability sa libel versus yung civil liability? Ang ibig sabihin po ng criminal liability sa libel ay ang kaparusahan po nito ay pagkakulong. Mm-hmm. At ang kaparusahan na pagkakulong ng libel ay prison correctional medium or 4 na taon at 2 buwan ng pagkakulong. Ang ibig sabihin ng decriminalize it, imbis na ikukulong yung nagkasala ng libelo ay magbabayad po siya ng danyos or civil damages na hindi naman po ito basta-basta dahil maaari yung mawala ang lahat ng iyong mga properties kapag ikaw po ay nagkasala ng libel. Kaya hindi naman to less than the criminal penalty. Kaya mas makakatulong po ito dahil yun pong criminalizing libel. Dahil po dun sa criminal procedure kung saan kailangan kang kumuha ng abogado para hindi ka makulong. Yeah. Kung minsan po ay nagagamit ito para gipitin. Mm-hmm. Para gipitin or isang uri ng panggigipit sa mga periodista, reporters at journalists. So yun po yung gusto nating iwasan na gamitin yung criminal procedure aspect ng libel upang gipitin or iharas or supilin ang pagpapahayag sa pamamagitan ng pananakot sa mga journalists. Attorney Marichu, can you tell us kung ano po ang posibleng dahilan at bakit hindi nagtatagumpay yung mga panukala, yung mga dating panukala na ma-decriminalize na ang libel? Marahil po ay marami na pong pagtatangka at marami na pong naisampang bills para dyan, pero hindi po siya umaabot sa third reading. Nabibinbin siya sa mga committee hearings. Kaya, dahil siguro iba yung priorities ng Senado o ng Kongreso, kaya hindi ito natatalakay. So, ito po ay depende sa kung sino yung mayorya sa Kongreso at kung ano yung kanilang priorities. Kung hindi nila ito priority, sigurado po tayo na hindi po nila ito ipapasa. Dahil siguro gusto rin nila na kapag merong maninira sa kanila, ito ay aking pagsapantaha lang, ay maaari silang gumante sa pamamagitan ng libel. Pero sana ay hindi naman ganoon. Sana po ay magkaroon naman ng malasakit sa mga journalists at periodista at mga news organizations at mga mambabatas. Pero iba pa po yung sabihin na nating libel, no?
versus yung cyber libel. Kasi meron na tayong separate law on online libel, di ba, yung cyber libel. At kaya nga pinaaresto itong si periodistang si Montulfo. Montulfo. Dahil merong nagsampa ng asunto sa kanya ng cyber libel. So, may hihiwalay po ba yung criminal liability sa cyber libel sa yung sabihin na nating traditional libel na either yung printed or broadcast libel? Online. Oh. Ang ginawa po ng mga batas na ito ay pinagsama po nila yung cyber libel sa ilalim ng bagong batas at yung pong libel sa revised penal code na nagkaroon ng kaguluhan dahil po yung revised penal code ay panahon pa po ng mga 15th century or panahon ng madidilim na taon, yun pong panahon Dark pa ng Kastila. Ito po ay binatay sa Kodigo Penal ng ating mga batas. Samantalang yung cyber libel, ang totoong pakay po ng cyber libel ay para sa masawata o mapigil yung human trafficking, child prostitution. Mm-hmm. Pero noon pong isang session, tumayo po si Senator Tito Soto at bigla na lang pong isiningit yung libel sa cyber crimes, mm-hmm, sa anti-prevention of cyber crimes. Kaya naisingit po yung libel doon. Pero dahil wala siyang kategorya doon, isinama siya doon sa mga child prostitution, etc. Kaya makikita mo talagang ipinilit ang pagsingit ng libel sa mga cyber crimes. So, pahabol lang po ito at nakalusot ito hanggang dun sa committee para sa ipareconcile. Pero hindi po yon ang intensyon ng Cyber Crime Prevention Act. Pero naando na tayo, kaya ang ginawa, pinagsama po yung dalawa, yung revised penal code tsaka yung cyber crime. Kaya meron na po tayong cyber libel. Opo. Last question, bago ka iba to kay Paring Danny. Pabor po ba kayo dito nga sa balak ni incoming Senator Raffy Tulfo na pa-prioritize daw niya as a senator yung pagde-decriminalize sa libel? Dahil po, yung karamihan po ng mga kaso na sinasampahan ng libel ay mga periodista, mga reporters, mga journalists at mga news reporters at iba't ibang mga kolumnista, ito po ay nagiging pagsagka sa kalayaan, sa pamamahayag. Sa ganitong punto po, pabor po ako na maging damages na lang po ang parusa sa halip na i-criminalize ito dahil po yung kapag kayo po ay sinampahan ng criminal case, gagastos po kayo, kukuha pa kayo ng abogado at meron kayong arrest warrant at meron kayong pagbabanta na maaari kayong makulong. At kung wala kayong pampiyansa, maaari kayong makulong indefinitely. Samantala naman, ukol naman sa social media, sa tingin ko para naman masawata yung disinformation, kailangan po magkaroon tayo ng legal reform para po yung mga social media companies at big tech ay i-require sila ng self-regulation. Ibig sabihin, kapag yung isang impormasyon ay fake news, i-rate nila na ito. This needs fact-checking. Laban po ako sa anumang censorship at mas minumukay ko na magkaroon ng legal reform tungkol sa social media kung saan yung mga tech companies ay required sila na i-self-regulate yung kanilang mga sarili. Okay, parang Dan. Yeah, oo. Kasi ako, naiintindihan ko kasi yung damdamin din ho ni Raffy Tulfo, no? Bilang bago senador. Kasi broadcast journalist ho siya, no? At talaga naman na ipupost siya talaga yung ma-decriminalize yung itong ano nga, yung libel. Kasi kami rin ho yung parang napupuntirya, no? Dahil ako naman, nalalaban ko rin na marami yung mga legislators na ayaw talaga i-decriminalize yan dahil nga sila parang yun na nga, sabi niyo na nga, eh, parang way of panggigipit, di ba? Baka gantiban lang sila, whatever. Pero kung if ever ho na, yun nga, pinupost niya sana ma-decriminalize para wala na yung mga makukulong ng 4 na taon, eh yung danyos, di ba, sabi niyo, malaki din yung babayaran. Let's say, pati mga ari-arian will be, ano ba, mabaano ho ba yun, makukuha din ho ng korte or ng kusino man yung naghain ng, ano, ng libel case sa journalist. Para po natin makita na makatarungan din ito, meron pong tinatawag na mga depensa sa libelo tulad ng tinatawag na public figure doctrine. Ibig sabihin, meron kang mahusay na motibo kung ikaw ay gumagamit ng public figure doctrine. Ang ibig sabihin ng public figure doctrine, ang iyong ulat or komento ay tungkol sa mga public officials o kaya tungkol sa mga public figures o sino mang tao na may kinalaman sa balita. So kung ito po ang inyong ulat, kayo po ay may depensa sa libel at hindi kayo mapaparusahan at magiging makokonvict ng libel. Kaya batay sa mga ganitong pamantayan, maaari po natin sabihin na
pwedeng makatarungan sabihin na magkaroon ng libel, pero gawin nating damages lamang or yung hindi wala ka na... wala na imprisonment, alam mo, detention. Alam mo, Danny, hindi ko alam kung nasubukan mo na na makasuhan ng libel, pero nakahawak ko ng mga kasong ganyan at ang napakalaking gastos, kukuha ka ng abogado at tapos magiging minimum of 100,000 ang magagastos mo dyan. Pagkatapos kapag hindi, wala kang abogado at hindi ka sumali sa preliminary investigation, lalabasan ka ng warrant of arrest. At alam naman natin na kung gaano nakakatakot na maglabas, maging biktima ng isang warrant of arrest or maging masampahan ng warrant of arrest. At pag isinampa sa iyo yung warrant of arrest, inihain sa iyo yung warrant of arrest, kailangan kang magpiansa. Ang piyansa po ay nasa minimum ng 20,000 at bibihira lamang po sa ating mga ordinaryong reporter ay yung meron kang nakahanda ka agad na 20,000 para hindi ka makulong. Kaya't ang nangyayari po yung mga periodista at reporters na walang pangpiyansa, sila po ay nakukulong hanggang sa maka-raise sila ng pondo para pangpiyansa. Kaya't makikita natin na kahit hindi ka pa guilty, pwede kang makulong dahil wala kang pangpiyansa. Kaya nga, kung sakaling hindi ka nga makukulong, kunwari maging favorable nga na wala na ko itong libel, yung ibig sabihin, pwede na lang ho yung magbayad ka ng danyos, pero it will get to the point na merong garnishment proceedings sa pwedeng... kunin lahat ng ari-arian mo kung hindi sapat yung ibabayad mo na danyos, pwede yun? Makarating sa ganun? Depende po sa damages na hihingin. Pero dapat nating isipin na yung pag-file ng civil action, meron pong filing fees yon. So hindi siya maaaring humingi ng malaking damages kung wala rin siyang pambayad ng filing fees. At yung filing fees, umaabot din po yan sa 10,000 mas pataas. So kailangan magbayad din siya ng malaking istorbo talaga. Correct, correct. Malaking istorbo nga. Kaya mas maganda po na ma-decriminalize na po ito para hindi po ito gamitin bilang weapon or na panggigipit sa ating mga periodista at mamamahayan. Alright. Attorney Marichu, thank you so much sa oras na binigyan niyo po sa amin. Kung kailangan po namin ng libel lawyer ni Paring Danny, tatawagan po namin. Pwede ka ba namin tawagan, ha, Tornicho? Pero sana huwag naman. Huwag naman. Correct. Hindi naman po libelous yung mga sinasabi natin. Kuminsan, alam naman ng mga tao na kami ay may halong biro lamang. Hindi naman po libelous. Biro lang ka. Joke lang. Thank you so much, Attorney Marichu.